Welcome back to Good Morning Club, mga kapatid. Mahigit 4,000 nagtapos sa University of the Philippines Diliman kahapon. 15 rito ang summa cum laude. Pero ang nakakuha po ng pinakamataas na marka, ang biology student na si Charles Michael Herrera. Ang kanyang marka halos flat 1 na po. At ngayong umaga, makakasama natin siya at ang kanyang ama. Good morning, Charles and Dr. Carlos Herrera. Thank you for joining us. Thank you. Congratulations. Kadalasan yung mga flat 1 ay naririnig mo sa pagtatapos ng SEM, hindi sa pagtatapos ng buong four-year course. Pero ito, yun ang naging average. Ganun ba yun? The entire, ano? The entire 4 years mo? Medyo consistent naman po. Medyo. Parang wala lang to. Cool lang siya. Paano ba yun nakukuha yung score na halos flat 1? Sorry ha. Ibig sabihin, paano eh, yan? Ano, kasi yung grading system halos sa UP, perfect. Iba. Kasi like, for example, sa ibang school, yung pinakamataas is 4. Sa UP, it's 1. Diba? So parang halos laging perfect lahat ng exams mo. Ganun ba yun? Ay, mga high 90s. Kumbaga sa letter A to D, na A, puro A siya, parang ganyan. Di ba? Pero matanong ko muna, no, were you always an excellent student, like, even in high school? Grade school? In high school, I graduated first honors. So, yun, todo aral din naman dun. So, reading the textbook and everything. So, I would stay up late nights. No? At ano naging role naman ni Daddy sa iyong pag-aaral? Well, my role is usually supportive. Yung, ano, I myself is a doctor, so you know, I take care of his health, his expenses, and everything, you know. Minsan naman, he always ask me problem and question about the school. So I'm a white reader, so that's what I will furnish a lot of information. Pero never po kayo nag-worry na baka sobra siya sa pag-aaral. Oo na. Walang recreation. Mag-enjoy ka naman. Yung ganun, yung pinupush nyo na, lumabas ka naman, anak. Well, it's always like this. Even at night, I always tell him to go back to sleep and leave things as it is for tomorrow. Because, you know, it's not only about studying, it's also about your health. Kailangan din tama ang tulog, tama ang pagkain, tama ng everything. So that, you know, it's for a long-term purpose. So pag nakikita mo nagka-cram-cram siya, tulog ka na. Well, usually in-advise ko, you know, you study ahead of time para may preparation siya. And then sabi mo, nung nalaman mo na, na ikaw ang pinaka-number one sa mga number one na, di ba? Ganun yun. How did you react? Ano yung reaction mo tapos nung sinasabi mo na sa dad mo? Well, yun. Did you expect it na? Or may Na-surprise naman ako. I mean, medyo naiyak ng konti. Pero na-feel ko lang talaga nung graduation ko nung Saturday and yesterday. So, dun ko lang talaga nag-sink in yung fact. So, ayun. At 15 yung summa cum laude. Yes. Did anyone even come close to your grade point average? Yung next, I believe, yung second is from BS Psychology. 1.084. Yours is? 1.065. Wow. Tapos, ito yung nakuha niya, Paolo. Oh. Apat na medalya lang naman. Lang naman. Ayan po. Ito. So, lahat to nakuha nung Saturday and Sunday. Ano po yung pakiramdam, Daddy, nung kikita nyo na yung anak nyo na tinatawag yung pangalan, kinikilala, siya yung nag-number one. As a parent, nakita mo siya sa entablado, sa stage. Well, kung expectation naman, I know consistent naman siya ng sa honor roll, even from elementary to high school or what. Ang di ko lang na-expect siya na magiging number one out of 4,000 plus na student graduate. Yes. Yan ang really got me, you know, ang pakasaya ako ng everything what we did for him is that it's worth a while as a parents, you know. Kaya yan ang talagang to be proud of. Even sa lahat ng mga graduation, if you graduated from UP, masaya ka na yung anak mo na graduate sa UP. Not to be on nasa top list ng ano among the graduates. Doon sa 4 na taon, Charles, nagkaroon ka ba man lang ng fun time? Kasi pag iniisip mo ganun ang average, 'di ba? Nakasubsob ka na sa pag-aaral, wala ka ng panahon sa barkada or lumabas, manood ng sine, kahit na yung mga simpleng
fun time man lang? Meron naman ba? Well, meron naman. I mean, actually, especially nung third year, fourth year, kasi naka-block kami on our course. So, ayun, medyo clingy nga kami as a block. So, yung ginagawa namin every day since magkapareho naman yung schedule na, schedules namin, yun, lumalabas kami for lunch, for dinner, tapos actually almost every day na nga nagkikita kami. May gimmick kami din ba sa gabi? Minsan, ganun? Oo, naman, yung mga parties. Parang ikaw lang, Paolo. Hindi ako nagpa-party in college. Ay, hindi! Sobra akong late bloomer. Siguro mga 25 na yata ako nag-attend ng mga party-party niya. No? Hindi ko maintindihan kung bakit, but at least you're very fortunate, di ba? Na technically, you lived a very normal college life, di ba? Kasi na, oo, kasi minsan may mga kilala ko mga estudyante dati nung time ko. Talagang aral. Tapos kapag hindi nila ma-achieve yung gusto nila, nade-depress sila, right, di ba? Yeah. Tapos parang, you know, they feel bad about not making the dean's list, yung mga ganyan, no? Pero in your case, may point ba na parang you felt like you were just pushing yourself too hard? Well, I mean, I also had those moments kasi yung mga, yun, hindi ko na-achieve yung gusto kong yung makamtan and then like, I'd get depressed and everything. Pero, I don't know, for me, there's no such thing as working too hard, assuming na hindi mo nasa-sacrifice yung health mo or hindi ka naman namamatay or anything. So, for me, you know, as long as I can do it or as long as na-feel ko, kaya ko pa naman, ginagawa ko naman. At gano'ng kahalaga yung role ng support group mo? Halimbawa, yung barkada or kaibigan or yung mga blockmates mo? For me, actually, I'm very fortunate kasi yung best friends ko from Xavier, nung high school, nakasama ko sa course ko. So, hindi masyadong hectic yung transition going into UP. And of course, I was fortunate to meet yung mga blockmates ko. And, you know, madali naman silang makasama and everything. Malaking bagay na, ano, na solid kayo. Pero after ngayon, graduation, eh, hindi mo na makakasama yung mga blockmates mo at yung classmates. Anong plano mo after graduation? Because I'm going into medicine. And actually, hindi pa tapos. Yung sa ano kasi, block ko, actually half of us are going to the same med school. So, medyo makikita ko pa sila. Hindi pa pala tapos. Akala ko kasi magtatrabaho na eh. Hindi pa pala po doon natatapos. Hindi pa siya pagod. Oo. Kulang pa yung pag-challenge siya sa sarili niya. Napipisil mong specialization? Well, for now, kasi my dad's an oncologist. So, I guess, for now, yun yung expectation ko. Pero, feeling ko naman pagdating ko sa med school, magbabago naman yung isip ko. So, flexible ka naman doon. Hindi ka naman masyadong rigid na, hindi, dapat pagpasok ko ng med school, dito ako pupunta. Maging neurosurgeon ako. Pero, Paolo, sa talino nito, pwedeng several specialization eh. Pwede ba yun, doc? Yes, I myself has two specializations. So, oncologist kayo at saka? Hematology po. Kasi I was trained in US eh, kasi double board specialty kami. So, we were able to take for blood diseases and also for cancer patients. So, yan, Charles, pag nagkaroon kang pagkakataon ng mga ibang bansa, babalik at babalik ka dito at dito mo gagamitin yung pinag-aralan mo, ha? Oo, para mabawasan yung tinatawag na brain drain. Yes. Diba, na, pupunta sa ibang bansa dahil sabihin natin mas maganda ang buhay sa tingin ng iba doon. No? Pero napakalaga po na siyempre yung mga nag-a-achieve ng malaki talaga, dito nila i-bahagi ang kanilang talento, ang kanilang galing, kanilang karunungan. Diba? Daddy, ito, ano pong payo ninyo sa mga magulang dyan na sabihin natin nakakaramdam ng frustration sa kanilang mga anak minsan dahil ang ninalaro na ay Candy Crush, imbis na buti na lang, hindi na ako estudyante. Alam mo, ikaw, malamang. Ang dami mga exam na binagsak. Hindi ako mahilig doon. Dahil free time mo lahat, Candy Crush. At least, I think ngayon na lang ako. Kasi nung bata... Late bloomer ka rin, ha? So, nung bata ka, wala ka mga video game. Aral, wala akong barkada. Pero dad, sige po, yung inyong mensahe sa mga magulang. Well, hindi naman ako napupos sa kanya to be top in UP. As long as he study well, kung ano... There's time for studying and there's a time for relaxation. Ang pinaka-importante advice ko sa kanya is yung kalusugan niya. Health is very important kasi it will last you that long. If you push too hard, sometimes you get sick, wala na, everything comes crashing down. So the important thing is that to take care of yourself first. Importante. Yeah, the study, you can go slowly. Some will graduate young, some will graduate old. We have people
nasa 70 years old, nag-aaral pa nga. Eh. Minsan, nag-ano pa sila. They go to college in their 60s, in their 70s. As long as you can take it, and that's, you know, advice ko is to take care of yourself first. Mm-hmm. And for the parents po, not to be too hard on yes, their not children. To be hard. Yes, don't, huwag yung masyadong mataas po yung expectation kasi minsan yun yung nakaka-apekto pa sa pag-aaral imbis na ma-inspire no yung mga yung anak eh mas lalo pang pwedeng maging rebelde. Right, yeah. May mga ganun mga situation. Pero ano naman mensahe mo sa mga estudyante, mga kabataan diyan na you know, who want to achieve even a little of what you have? For me naman kasi, I think the most important thing is consistency. So, you know, you give it your effort. Kung passionate ka naman talaga for what you do. Just as long as you put consistency into it, feeling ko naman, eventually, makukuha mo naman yung gusto mo or yung what's right for you. And kapag ay nakakaramdam nga sila ng frustration, anong payo mo naman sa kanila? Feeling ko yun, wind down muna. I mean, yeah, we all have a right naman to feel frustrated din naman. Pero I think it's best na you try to channel that kind of frustration, you know, into studying, into more productive things. So, And enjoy the simple things in life, okay? Parang, ano siya, ano? That's our mini. Mini tiny cotton candy. Hindi walang buong cotton candy na ibigay natin. Minadali. Para lang sa kanya. Eto, maraming salamat kay Charles Herrera Valedictorian and UP Batch 2020. Papakalaman natin! Yeah! Fantastic achievement. At congratulations din siyempre kay Dr. Carlos Herrera for having a childlike Charles.